mga impormasyong may epekto sa publiko. A recommendation para maagapan ang pagtaas ng COVID cases sa bansa. Travel restrictions sa 10 bansa. Mga ulat na nakalap. Mga kwentong inspirasyon na puno ng positivity. Push mo yan! Nilibot niya ang buong mundo. Napuntahan ng 7 Wonders of the World at napabilang sa Circumnavigators Club. Ba? Ito na talaga. Aalamin na natin kung paano niya pinagkasya ang 240,000 na sa kanyang pamamasyal. Ilan ang napuntahan niya at gaano kahirap ang naging journey niya para magawa niya ito. Live via Zoom, ang Pilipinong lumibot sa iba't ibang bansa nang walang visa. Binasa ko, walang visa. Regine Reyno. Hi, Regine. Hi, Regine. Hello, good afternoon, Miss Winnie and Miss May. Hi, welcome to Happy Night. Teka, walang visa? Merong visa, isang visa. Hindi talaga siya wala. Visa siya. Sandali nga, ikwento mo na nga. Paano nangyari, Regine? So basically, karamihan ng countries na dinalo ko, free visa ang Filipinos except for Mexico. Mexico lang yung kailangan ng visa. So nag-apply ako ng Japan visa kasi pag may Japan visa ka, pwede kang pumasok ng Mexico. So yun yung visa na in-applyan ko. So itong paglilibot ko sa buong mundo, meron akong visa na isa, which is the Japanese visa. Di ba ang Mexico, pwede ba doon? Hindi ka ba dadaan ng Amerika noon? Hindi. Pwede yung dumiretso. May galing ako ng Beijing. Lalapas kang border. Doon siya sa kabila ng galing. Hindi ka tawag dito. Basta. Paitay ka lang. Okay. This is a hobby. Is this a hobby of yours? Nagta-travel ka talaga ever since? Considered parang hobby na din. Kasi tuwing may bakasyon, I make it a point na nagta-travel ako for holiday. Mm-hmm. Or parang part rin siya ng lifestyle ko. So, We can say that it's a hobby. Okay. Saan ka nagtatrabaho ba? Ano ba yung regular job mo? Before, nandun ako sa Beijing. Nag-teach ako dun as an English trainer sa Walt Disney Company. Mm-hmm. And then, because of itong nga pag-travel ko, nag-quit ako ng job para makamit tong dream na to. Yung pag-travel around the world. Biruin mo, nag-quit? Napaka-prestigious na trabaho mo. Binitawan mo para makalibot. Bakit? Saan ang galing ang drive mo to do this, Regine? Yung paglilibot o yung pag-quit? Oo, yung paglilibot. Okay. Kasi na-inspire ako. Starting when we were kids, mahilig talaga kami mag-travel. Yung family namin, make it a point to have family vacations. Uh-huh. Every summer break, Christmas break, ganyan. So, nahilig talaga ako mag-travel. And in 2005, nag-join ako ng choir sa San Beda College. San Beda College Choral under Robert Delgado. So, nag-tour kami noon sa Europe and Taiwan. 2005, That was my first time to go abroad. Yung mga yun, nahilig ako mag-travel dahil sa mga experiences na yun. And starting 2009, nung nagkatrabaho na ako, tuwing may bakasyon, tuwing may chance, nagka-travel na ako dahil nahilig ako mag-travel. At nung 2011, nakapanood ako ng movie na tungkol sa Around the World Trip. Yung movie na yung Last Stop for Paul at saka yung I'm Out for Saturday. Okay. Na-inspire ako. Sabi ko, uy, pwede pala yun, yung lilibuti mo talaga yung buong mundo. Tapos, Nung nag-backpacking ako noong 2012 na, nakamit ako ng mga taong ginagawa yun sa Cambodia. Mga Japanese sila, solo travel. Kinento nila sa akin yung experience nila, nag-quit sila ng job, at nag-travel lang sila buong mundo. Okay. So sabi ko, ang galing nun, parang gusto ko rin ma-experience yun kasi hilig ko talaga mag-travel. So, for me, yun yung ultimate travel na nalilibot mo yung buong mundo at yung mga experiences. So talagang naging dream ko siya starting 2011-2012. Regine, yung pera, talagang kinompute mo o nagtabi ka ng pera talaga o inipon mo para simulan mo tong travel mo? Actually, o meron ka na talaga? Nung nag-work ako, talagang may mga savings na ako. So, hindi talaga yung literal na magsisave ako for this around the world trip. So, ultimo pa noon, may mga natabi na ako, nagtatabi na talaga ako.
Tapos nung mag-quit na ako, yung final salary ko, yun na lahat yung pinambili ko. Yung final salary ko lang. So, kung baga may ipon na ako, handa akong mag-quit. At alam kong pag nag-quit ako, it can sustain for how many months pa. At ang pinabili ko ng ticket ko and everything ay yung last salary ko. Parang wow. Ganun. So, hindi talaga siya yung literal na nagtatabi ako for that trip. Parang pagdating ng salary, ito na, buhos na. Kasi may natabi naman na dun eh. Tapos yung company maganda rin, pag aalis ka, meron silang ibibigay. Separation pay. Separation pay. Na, so, okay din. Ay, ilang taong ka dun? Sorry, Tita Win. Gusto ko lang malaman, gano'ng katagal ka dun sa Walt Disney ba ito? Sa Beijing? Nagsimula ako noong 2014 at nag-quit ako 2019 itong trip na to. Five years. Anong sabi ng mga magulang mo ng if you have siblings about your decision? Kasi sobrang drastic. Actually, nung nagpumunta ako ng Pilipinas after ko mag-quit, nag-get together kami, tapos hindi talaga nila alam na nag-quit talaga ako totally. So, okay. Sinabi ko nung nandun ako sa Pilipinas, hindi yung beforehand. Sabi ko, nag-quit na ako ng job, gusto ko mag-around the world trip, dream ko to. Pero sinabi ko, confident naman ako na kahit na nag-quit ako, pag gusto ko ulit mag-work, makakabalik ako anytime kasi parang naging confident ako nun dahil may experience na ako, skills, and yung aking qualification. So, yun yung parang pinanghawakan ko at yun nga, may natabi naman na ako para napaghandaan ko na. So, wala okay naman sila, hindi nila ako pinigilan or something. Suportado rin ng family. Okay, and then the day came. What day was that when you started the trip? November 8 yun, 2019. Yun yung flight ko, first flight from Manila going to Hong Kong. Going first to leg. Hong Kong. Okay, and so Hong Kong muna, Hong Kong. November yun, pasimula na ang COVID. Oo, pasimula na ng COVID. Pero hindi pa natin alam kasi parang hindi at pa nabalita. At Hong Kong pinuntahan mo, di ka kaloka ka. Okay, you went to Hong Kong November 8, 2019 and then? And then after that, going eastward yung pagpalibot ka sa mundo, eastward. So Hong Kong, pumunta ako ng Beijing. And then Beijing, pumunta ng stopover sa Tijuana, Mexico. And then from Tijuana, pumunta ng Mexico City. Mexico City, pumunta ako ng Cancun, Mexico. And then from Cancun, pumunta sa Chichen Itza, which is one of the 7 wonders of the world. And then from Chichen Itza, nagtaxi ako punta ng Cancun ulit. Lipad punta ng Lima, Peru. And then from Lima, Peru, pumunta ako ng Cusco, Peru, which is nandun yung Machu Picchu. Okay. 7 wonders of the world then. And then from Cusco, Peru, lumipad ako papunta ng Rio de Janeiro, Brazil. Meron siyang layover sa Chile. Okay. And then from Rio de Janeiro, lumipad ako papunta ng Lisbon, Portugal. Pero tuloy-tuloy siya hanggang Casablanca. From Portugal, Lisbon, lumipad ako to Casablanca, Morocco. So, nasa Africa na ako noon. Okay. And then from Casablanca, Morocco, nag-train ako punta ng Marrakesh, Morocco. And then from Marrakesh, lumipad ako punta ng Tel Aviv, Israel. At nagmasyal ako sa Jerusalem, sa Nablus. Pumunta ng Nablus, Palestine. Okay. And then from Nablus, Palestine, balik sa Tel Aviv, lipad na naman punta ng Bangkok. Pero may layover sa Moscow, Russia muna. And then punta ng Bangkok. So, nasa Southeast Asia na ako. Okay. From Bangkok, pumunta ng Singapore. And then from Singapore, sa Kota Kinabalu, Malaysia. And then Kota Kinabalu, malapit din sa atin. So, papunta na ng Maynila. So, yun yung naging... So, mga ilan to? Ilang countries in one trip? How long was it? So, November 8, you started November 8. Then nag-end? Nag-end siya December 16. So, in total, 1 month, 1 week, and 2 days. Wow. Ah, okay. 12 countries siya in total. 12 countries. Territories. So, plinano mo yung plotting on how, which route first or yung routes mo? Oh, actually, dream ko na siya nung 2011. So, starting mga 2013,
matagal ko na siyang pinaplan na parang tinitingnan yung internet. Kasi marami sa internet, yung mga around the world agency na ipapasok mo lang yung mga destination mo, sila na mag-arrange ang ticket mo. Maraming ganun. So pinaplat-plat ko na talaga yung mga trips ko, magkano to, ganyan. Mm-hmm. Pero itong final na to, parang actually this year, hindi ko talaga plano mag-quit eh, 2019. Talagang hindi ko siya plano. Pero parang dumating lang sa isipan ko na, teka lang, parang matagal na ako nag-work, tapos hindi na, we're not getting younger. Kailan ko gagawin to? Kung hindi ngayon, kailan? Mm-hmm. So, tapos na-encounter ko yung quote na travel because money returns, time does not. So, it really hit me. Nga naman. Tara, Tita Winnie! So, sabi ko, ito na yung panahon na kaya ko na. Ba't hindi ko gagawin ngayon? Kasi, before, marami ko na siyang, ilang beses ko na siyang gustong gawin, pero dahil sa fear natin, parang, oy, baka hindi mo na tama tong panahon na to. So, nung 2019, biglaan lang, mga September, October, nag-decide ako, okay, I'm gonna do it. So, doon ko na-planano yung rota ng mga September. So, hindi ka gumamit ng travel agent? Hindi ako gumamit ng travel agent, kaya siya mura. Oh, actually, hindi ko maalam na mura eh, pero nung nalaman ng mga tao na ganun yung price, mura daw. So, nung inisip-isip ko, tama nga naman, kasi pagpupunta ka sa travel agency sa internet, parang mapapamahal ka talaga. Kasi isang biyahe mo pa lang, parang siguro minimum sa Japan, pwede kang gumastos ng 50K or 40 to 50K. Japan pa lang yon, may visa ka pa. Ikaw, ilan? 12 countries? 240. Ang tanong ni Tita Winnie kanina, kasama bang accommodations? Yung price na yon kasama na lahat, accommodations, food. All in, ultimo candy, as in total food and accommodation. Gaano kakatagal sa isang lugar? Iba-iba eh. Kasi yung pagplano ko ng route, medyo biglaan. So inuno ko yung mga mahal na pamasahe, at dahil nga medyo biglaan, hindi ko masyadong naayos. So may mga ibang countries talaga, one day lang ako, may mga iba 3 days lang, may iba naman 1 week. So iba-iba. Dahil nga parang, hindi ko inuna yung first leg eh. Ang inuna ko muna yung Rio to Tel Aviv. So nung nabook ko na yon, non-refundable, I have to adjust the other flights na. Tapos sa December, meron kaming family reunion. So kailangan makauwi ako before Christmas. Wow. So medyo na-tighten ko yung bakasyon. I mean yung around the world ko. So ibang countries, 3-4 days. May iba 1 day. Yung Brazil, 1 day lang yun. Tapos... Yung iba 1 week naman. Tanam na mo ba? With that, parang time pressure. Na-enjoy. Na-enjoy mo ba yung trip? Or meron ka lang mga destinations talagang target kung saan, like yung mga 7 wonders of the world na gusto mo lang talaga makita? Bali, yung purpose kasi ng trip na to, malibot lang yung mundo at saka mapuntahan yung, makompleto yung 7 wonders of the world. Parang yun lang yung main purpose niya. So hindi talaga parang backpacking style na you have to really immerse in the culture, yes, befriend the locals. Yeah. So iba yung purpose nito. So para sa akin, sinadya ko talaga na medyo mabilisan siya. So yung mga ibang countries, hindi ko talaga nanamnam. Kumbaga nakita ko lang yung 7 wonders of the world, natulog ako. Picture lang! Hindi naman picture lang, parang... Okay, at least kapag pa-picture ka kasi sandali ka lang, di ba? Oh, magana na nga. Yung iba naman, like, mga 1 week, so medyo nanam-nam naman. Pero prior to that kasi, nagka-travel na ako na parang long-term sa isang country, so parang tapos na ako dun. So ngayon, parang iba yung purpose nito. At the same time, parang challenge sa akin physically na kaya mo bang libutin yung mundo in this span of time, in this amount of time. So parang ganun. So hindi ko talaga nanam-nam yung ibang countries. Anong daladala mo sa trip? Nga. Kasi paano yung laundry mo? Yung laundry mo, isang buwan yun, mahigit, di ba? Actually, Miss Winnie, yung dala ko isang luggage lang, which is carry-on luggage. Yung magkakasya lang sa overhead bin. Overhead bin. Oo, konti lang talaga kasi ako. Minimalist din kasi ako. So, I really travel light. So, did you launder them yourself? Nila, ikaw naglalaba? Sometimes, pero usually pinapalaundry ko. Kasi sa mga tourist area naman, meron lang yung laundry. Tsaka may express. Express, usually sa tourist area, meron talagang mga maraming laundry shops around, like sa Cusco,
papalaundry mo, mura lang. Iba naman, sa Thailand, common dun yung mga laundry na nasa labas lang, maghuhulog ka lang ng coins, may washing machine, may dryer na, mga ganun. Pero once in a while, mag-hand wash ako, very rare. Pero usually, nagpapalaundry ako. Eh, yung money, sorry, May, yung pera, yung... Ayoko nga, iba-ibang currency. Iba-ibang pagpapalit. Yun yung ano eh, medyo challenge talaga sa utak kasi nakakalito. Malilito ka talaga kasi ngayon, ang gamit ko, yuan, Chinese yuan, mamaya-maya, biglang ano na, Mexican peso na. So talagang yung utak mo. Tapos may yen ka pa. Mama, pati may mga bariyang natitira, di ba? Paghalo-halo na ito. So ang very helpful sa akin, meron akong app na dinownload na currency converter app. Tapos basically yung pera ko, nasa ATM ko. So mag-withdraw ako pagka land ko doon, mag-withdraw ako. Pero at the same time may counting dollars ako in case of emergency ganyan. Pero yun talaga yung parang ano ko, program ko na ATM card pag nakarating doon sa canary na yun, mag-withdraw ako, automatic siya mapapalit, hindi ka na magpapapalit. Pero yun nga pag bibili ka, kailangan yung utak mo alam mo yung value niya. Lalo sa mga trap mga yung ano, budgeting, Reggie, kasi you're only staying there for what, one day, baka mamaya sumobra ka ng pagpalit. Pag-withdraw. Hindi mo na siya magagamit sa next destination mo, right? Kaya ipalit mo sa airport, pwede naman yun, di ba? Ipapalit mo sa next currency. Pwede ba yun? Pwede din na. Nagawa ko din yun. Sa next currency na pupuntahan mo. Yeah. Nagawa ko din yun, yung cash magpapalit sa airport. Pero usually nag-withdraw talaga ako para sa akin mas safe. Kasi mahirap magdala ng cold cash habang lumilipat-lipat ka. Naman yung pinaka-interesting parts ng journey mo at yung scariest o dangerous, may nangyari bang ganun? Ang interesting part, pinaka-interesting part, isa sa pinaka-interesting part ay yung Machu Picchu sa Peru. Kasi bata pa ako, may libro kami before sa bahay. Binili ng parents namin sa amin. Tungkol siya sa history, historical places. Nandun yung Machu Picchu. So na-amaze talaga ako looking at the pictures. Pero hindi ko inakalang mararating ko yun. Kasi during that time, para imposibleng mo marating. Kasi nung bata tayo, hindi pat ganun ka-common yung travel. Usually, hindi ko makilala si Machu Picchu. Usually mag-travel tayo nun, Hong Kong lang or US. Yun, nasa Peru. So parang very impossible. Pero dahil 7 Wonders of the World, pinili kong pumunta doon. At nung narating ko siya, isa siya ang actually pinakamagandang place na napuntahan ko. So yun, at saka yung Holy Land, kasi Kristiyano ako, so makita yung kung saan na, si Jesus before, napaka special for me. Very nakakatakot. Where is your next destination, Regine? Ang nakakatakot naman yung yung sa Lima, Peru. Nag-land ako mga alas 12 na ng hating gabi. Tapos mag-isa ako, hindi na-overlook ko yun na kailangan pala pag magla-land ka, pag mag-book ka ng hotel, iisipin mo rin, o mag-book ka ng plane, iisipin mo rin yung arrival time mo. Kasi hindi ko naisip yun, inisip ko lang kung ano yung mura, kinuha ko. Yung pala, darating doon, alas hating gabi, so makakalabas ka sa airport, mga alas 2 na ng madaling araw. So nakalabas ako alas 2 na, Lima, Peru, South America, mag-isa ako, mag-taxi ako. Tapos pag nag-taxi ako, yung hotel ko palang nabook, nasa parang eskinita na nakakatakot, sobrang dilim. Tapos pagtigil ng taxi, sobrang dilim, tapos walang kailaw-ilaw. Nakapag-decide ako na hindi bumaba. Sabi ko sa taxi, hindi ako bababa. Kasi pag bumaba ako doon, what if hindi sumagot yung hotel or hindi pala doon, tapos nasa eskinita ako ng Lima, pero in 2 a.m. So sobrang kaba ako noon, tapos sinabi ko sa taxi, ipunta niya ako sa hotel na medyo mas safe tingnan, ganyan. So nagpe-pray din ako noon, nagpe-pray ako sa Panginoon sa protection niya. So nakarating ako sa hotel na yun, tapos kinabukasan, nung mag-breakfast na ako, so lumipat nga ako ng hotel. Nung palabas na ako, sabi ng may-ari ng hotel, sasamahan niya ako mag-breakfast. Sabi ko, hindi dyan lang, maghanap lang ako ng mga street food. Ganyan. Sabi, hindi kasi safe dito sa Lima, lalo sa mga turista. Kagabi, may nabaril dyan sa kabilang kanto ng dalawang Amerikano. So, nung nalaman ko yung kinalibutan ako, sabi ko, pasalamat ako sa Panginoon dahil safe ako that night. Very good. Okay, so my question, where is your next destination? Sa ngayon, dahil nga pandemic, very unstable pa lahat. So, wala pa talaga akong concrete plan. Pero, isa din sa mga plano ko ay makabalik sa Holy Land, kasama yung family sa Israel. Kasi yung experience ko doon, very, very spiritual. At yung mga long-term plan, like bucket list tinatawag, siguro Iceland. And gusto ko rin mag-train, longest train
train ride in the world from Saigon, Vietnam to Porto, Portugal. Yun yung para mga next na gusto kong ma-experience naman. Wow. Abangan namin yan, tapos kwento mo ulit. Good luck, Regine. Ingat ka sa pagbabiyahe, ha? Tingnan mo mabuti yung location ng mga binubuk mo para hindi nakakatakot. Maraming salamat sa iyo, Regine. Maraming salamat, Miss Winnie and Miss May. Thank you, Regine. Ang ating liboters, mahilig maglibot around the world. Lakwatsero! Regine Reyno. Mga kwentong inspirasyon na puno ng positivity. Push mo yan! Ngayon ni Reggie na meron ding mga plano, like ang mga tinatanong lang natin kasi mga destination. Siya, longest train ride. Oh, gusto ko yun. Oh, yun naman ang susunod. Yung mga experiences na gusto ninyong ma-experience sa iba't ibang parte ng Pilipinas o sa iba't ibang parte ng mundo. Mundo, yan!